Hello mga Bebe Loves! For today's video, magbibigay na naman ng review ang inyong lulay at ayan, makikita nyo sa title natin dyan sa baba kung ano yung i-review ng inyong lulay. Kaya kung gusto nyong marinig ang aking review, just keep on watching! Mga Bebe Loves ko, bibigyan ko ng review itong si Aloe Grow Hair Shampoo. So, ayun mga be. At ito mga be, nabili ko siya sa online na naman at sa Lazada sa halagang 200 pesos, 200 plus. So, ika-flash ko sa screen kung magkano ko siya exact nabili. So, ayun. At tinanong ko si seller kung original ba o fake nito dahil sa dami nila sa online na nagbebenta at iba-iba ang presyo. May mura, may mahal, merong medyo konting kamahalan na medyo mura. Ano ba yun? So, ayun mga be. At ang sabi ni seller, original daw at ginagamit din daw niya ito. Ayun nga mga be, ano-ano ba ang sign kung original ba o fake ito? So, may mga seller ako na pagtanungan kung ano ba ang mga sign, kung paano mo ma-identify kung original ba o fake ito. Yung nabilang ko nito, wala siyang sinabi. Nung tanungin ko siya, basta ang sabi niya, ginagamit din daw niya ito. Pero nung tanungin ko siya kung ano ba ang sign, kung original o fake, hindi niya ako sinagot. O, diba? Ang bongga. So, ayun mga be, sa 200 plus pesos na ito, alam nyo be, ang amoy niya, alam nyo yung moringa oil na mabibili sa Watson, ganun ang amoy niya. At ito ay nahahawig sa extreme hair grower dahil sa kanyang ingredients. Ano-ano ba yung mga ingredients na meron din ang extreme hair grower? Yun ay ang aloe vera, patchouli, gugo, minoxidil, ayun, argan oil. So, ayun na mga ingredients na nagkakapareho sila. Ito, medyo nag-level up lang dahil meron na siyang castor oil, almond oil, grapeseed oil, at biotin. So, ayun mga be. At parang nalikdang ako kung paano ko ba ma-identify kung original ba siya o fake. Ang original daw nito ay dark green yung kanyang bote. So, ito, kung makikita nyo, parang medyo light green pagdating dito sa video. Pero sa personal, tingin ko, dark green naman siya. At meron siyang tatak na Misumi direct sell sa ilalim. At meron naman siya. Yun nga lang, yung mga napansin ko sa kanya, dark green din daw yung takip, pero hindi sila magkahawi. Kung mapapansin nyo, hindi sila magkakulay. At kahit dito sa personal, hindi ko masyadong pansin na magkakulay sila. Plus, may napansin din ako sa likod na ang kanyang ingredients, yung gugo, yung spelling as in gugo. Ano bang spelling ng gugo? G-U-G-O. So, sa unahan naman niya, ang nakalagay ay natural gugo na ang spelling ay gugo, G-U-G-U. O, diba? So, nakakapagduda itong nabili kong ito. So, ang masasabi ko sa inyo, hindi ko sigurado kung original o fake ito. Ayun mga be. At sasabihin ko na sa inyo ang experience ko sa paggamit nito. Hindi ako nagka-dandruff sa kanya. At tulad na sinabi ko, yung amoy niya parang katulad nung mabibiling balunggay oil sa Watson. Ganun ang amoy niya. At mabula naman siya. Yun nga lang, after na magamit ko siya, pakiramdam ko, nagda-dry yung buhok ko. So, isa sa magandang nagustuhan ko lang dito, hindi ako nagka-dandruff. Ayun, yun lang yung mga na-experience ko. Kung tatanungin yung may napansin akong tumubo, wala pa rin akong napansin tumubo sa aking buhok. So, ayun, yun lang ang aking masasabi dito. At dahil malakas kayo sa akin at medyo nagduda ako dito sa boting ito, bibili ako ng mas mahal nito kasi meron akong seller na nakausap na gaya siya yung bibilhan ko na ang halaga nito ay 300 pesos. So, sabi niya sa akin, binigyan niya sa akin yung mga sign. Siya yung nagbigay sa akin ng sign kung fake o original. Pero hindi ako sa kanya bumili. Diba, kaloka? So, ayun, tatry uli akong bumili nito para ma-identify natin kung original ba o fake nito at mapag-compare natin silang dalawa. So, ayun mga be, ang aking review dito, ito nga pala ay 300 ml. Kung sasabihin nyo sa akin na
kaya siguro nagda-dry ang hair mo kasi direkta mong ginagamit. Hindi ko siya direkta ang ginagamit. Sa tabo, naglalagay ako o nagpapatak ako nito. Plus, lalagyan ko ng tubig bago ko i-shampoo sa aking hair. So, ayun mga be. At sana, mabalikan niyo yung pag nakabili na ako ng panibago nito sa ibang seller. At doon, kung makukompare natin kung original o fake ba, doon ako magbibigay ng link kung saan ko mabibili yung original nito. At disclaimer, hindi ito sponsored video. At kahit sponsored video man ito, sasabihin ko pa rin yung aking experience sa produkto. So, hindi tayo magpapakapabango ng product. So, ganun mga be. At ito, ganito ang kanyang liquid. Isa pa yung liquid niya. Sa 300 ml na boteng ito, hindi ako natipidan sa kanya dahil ang labnaw niya. Mga be, ayan, ito ang salamin ko. Makikita nyo ang labnaw niya. Ayan o, ang labnaw niya. Kaya pagbuhos ko ng ganun sa bote, sa tabo, ayan, parang hindi ako natitipidan sa kanya. Compare mo sa mga shampoo, diba? Malapot yung shampoo. Ito malabnaw. So, ayun mga be. At ulitin ko, hindi ko sigurado kung fake at original. Fake or original ito. Kaya sana mabalikan nyo yung video ko pag nakabili ako ng panibagong nito sa ibang seller. So, ayun mga be, ang kulit ko na naman. Kaya pasensyahan yung kakulitan ng inyong lule. So, ayun mga be, kung makikita nyo ang aking buhok, ang tagal na nung kay Black Beauty Shampoo. At nga pala, bago ko ginamit ito, nung maubos ko si Black Beauty Shampoo Gold, isang linggo bago ko ginamit ito, mga be, nagpahinga tayo. Tapos saka ko ginamit, nagpalipas tayo na isang linggo, saka ko ginamit itong shampoo ito. At tingin ko, sapat na yon para makita ko ang performance nito. At mga be, siya nga pala, sana maantabayanan nyo ang video ng inyong lulay sa i-review ko na conditioner. Kahapon na try ko yung conditioner na yon at yan, yung aking buhok ngayon. Kita nyo, ang bagal humaba dahil talagang may problema ang aking hair. Ang bagal humaba. So, ginamit ko yung conditioner na yon. So, mag-antay lang tayo ng mga ilang araw at mabibigyan ko na review yung conditioner na yon. So, ayun mga be, sana pakaabangan nyo at maraming salamat sa suporta nyo dito sa aking channel, sa mga nagsusubscribe. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayun mga Bebe Loves, see you on my next video.